Watch on if you want to know how to enjoy Japan with 27,500 pesos budget all in. Malaking chunk ng ating budget or ng ating expense is dun sa airfare talaga. Normally, ang airfare to Japan is mga around 25,000 to 30,000 pesos. Yan ang regular fare. So, kapag nagkaroon ng mga promo, bumababa ng mga hanggang 20,000 pesos. Pero, pag low-cost carrier like Cebu Pacific, yun ang aking ginagamit. Minsan natatimingan ko na meron silang 6,000 pesos lang ha, round trip to Japan. So, yun lang ang una sigurong consideration. Matimingan nyo na merong super sale. May sale ang Cebu Pacific. So, this time, gawin natin na hindi super sale ha. Let's say, nakakita kayo ng fare na 12,000 pesos. So, ito, ilagay muna natin sa 12,000 pesos per passenger, kasama na dyan yung travel tax, tsaka yung mga to and fro na expenses nyo, travel expenses, papunta, pabalik ng airport, ayan, 12,000. Pero maghanap kayo, merong 6,000 pesos. In fact, twice ako nakabook ng 6,000 na fare sa Cebu Pacific. Usually, off-peak, wag lang pong summer sa Japan, ha? Kasi ang June, July, August, naku, napakainit sa Japan, hindi kayo mag-e-enjoy. And uso doon yung mga heatstroke, ganyan. So, wag na lang po mag-travel kahit na mura on those dates, okay? And then, kung wala pa po kayong visa, ang visa application is 1,200 pesos per passenger. So, mga for two passengers, 2,400 pesos yan. Usually, single entry visa binibigay sa mga first-timers. Pero itry nyo rin kasi pwede rin kayo mag-apply ng multiple entry. Maybe on your second trip, mabibigyan ka na ng 5 years. And then on your third try, baka bigyan ka na ng 10 years. So, merong multiple entry na 5 years and 10 years sa Japan. Ayan, makapag-unrevisit ka na. Next is hotel. Sa hotel naman po, meron ako nakikita mga 2,000 lang. Yun yung cheapest ha. Kaya lang medyo malayo yun sa city center. Pwede kang mag-try ng hotel accommodation either sa Agoda o kaya sa Airbnb. Ayun, marami kang options. Kaya lang syempre, kapag tatimingan mo na peak season, mahal talaga lahat. So medyo piliin mo yung lean season. Halimbawa winter, if you love traveling naman on during winter, yun pwede yun. Medyo mababa yung mga prices. Ayun. So, ang nakita kong hotel na medyo cheap, pero hindi naman super cheap, was mga 3,300 pesos. Nasa Tokyo downtown na yan. Nasa city center na yan. So, if ever we're staying there for 5 days, ang magiging hotel bill nyo is 16,500 pesos. Ayan, 16,500 pesos. That's for 2 packs na. Dalawang tao na yan sharing. You can either get dalawang single beds or isang double bed. Ayan. Okay, next. Pagdating mo sa Japan, kailangan mo ng data. So, you need to get a SIM. Electronic SIM is okay. Or yung SIM na ini-install or pinapasok sa loob ng SIM or pwede rin na pocket wifi. Ayan. Yung eSIM okay siya for me kasi ano rin eh, pwede mo siyang i-share yung data. So, halimbawa dalawa kayo, pwede na kayong share dun sa eSIM na yun. So, let's say kung 5 days ang gagastos mo for that is 600 pesos. Ayan, kailangan mo yan kasi mahirap na hindi marunong magsalita ng Japanese and magbasa. So, talagang magre-rely ka heavily on data dahil gagamit ka ng Google Maps para makarating sa kung saan sa ang places sa Japan. And kung meron ka itatanong and hindi ka maintindihan, pwede mo rin gamitin yung Google Translate. So, importante yan, non-negotiable. Kailangan meron kang data. Okay. Next is the meals. Ang meals sa Japan, medyo mahal, pero syempre, meron din namang mga mura. So, if you want to learn how to get meals na mura talaga, yun, panoorin niyo yung mga vlogs ko, mga tipid tips ko sa mga meals sa Japan. So, nilagay ko lang siya on the average. Ang average kasi na meal sa Japan is mga 600 yen per meal. Okay na yun, decent meal sa restaurant, parang Yoshinoya. So, ginawa kong around 250 pesos
per meal, tapos 12 meals, kunwari lang, and for two passengers. So, ang magiging gastos mo for the meals is mga 6,000 pesos. Next is transportation. Kung gusto mo rin na unlimited ride, unlimited sakay, makapunta kung saan-saan, kung saan mo lang feel, then you get the Metro, Tokyo Metro Pass, unlimited rides. You can get the 24 hours, 48 hours, 72 hours. So, let's say, ang nakuha natin is for the whole trip na 5 days. So, that would cost you 750 pesos for 2 packs is 1,500 pesos. Next, yung trip natin from, if you are flying from Manila to Narita, ang Narita medyo malayo po from Tokyo. Nasa Chiba Prefecture siya. So, yung transportation from Narita Airport to Tokyo downtown, yun medyo mahal. Pero, ang kinuha ko po yung pinakamura na. So, ang pinakamura is, ang round trip is 2,000 pesos. Kasi one way, 1,000 pesos eh. Dahil pagdating mo naman doon sa Tokyo o kaya sa Ueno, sasakay ka pa rin ng train or bus papunta doon sa hotel mo unless nandun na talaga yung hotel mo sa station na yun. So, ang budget natin for that is around 2,000 pesos times 2, so 4,000 pesos. So, ito pong ginawa kong budget is very, ano lang, yung very bare. Walang mga budget for pasalubong, walang budget for entrance fees kung gusto mong pumunta sa mga, bawa Tokyo Disneyland or Team Lab or museums na may bayad yan. Wala pong ganun. Libre lang na mga pupuntahan to. Yung mga sightseeing places na pwede mong ma-access without payment. So, ayun po, the grand total is 55,000 pesos for 2 packs. So, kung dalawa kayo, kung sweethearts kayo, may 55,000 kayo, okay na, makakarating na sa Japan. And kung gusto niyo magdagdag ng kung ano-ano pa, like gusto mong kumain ng mas masarap, mas malaking budget, or gusto mong mamili ng mga souvenirs, pwede pa rin tayo magdagdag na lang dyan. So, yan yung pinaka-basic na requirement mo. So, ayan, ipon na po. You only need 55,000 pesos for two. And kung kaya nyo pang mas mapababa dyan, maybe you can get a cheaper airfare, cheaper hotel, and mas mura sigurong mga meals. Yun. So, bye for now. Pakicheck na lang po lahat ng mga vlogs natin about Japan. Marami po kayong matututunan. So, if you are contemplating on going to Japan, try nyo po. Kaya naman po. Bye for now. This is Vin Plantorni G.